Ana, Rebecca Salgarino. Ayan, at syempre may iba tayo ngayon guys, dahil pag-usapan natin ngayon ay para sa mga kalalakihan na may mga nililigawan na nahihirapan silang pasagutin yung babae. Oo, oh, diba? Ayan, siguro lalaki ka at meron kang nililigawan, kaya kiniklik mo tong video ito. Ayan, so habang tayo ay nagdi-discuss mga guys, no? Mga boys, tingnan mo yung tsura ko, diba? Sobrang simple, walang kayos-ayos, as in simple. Ayan, so tingnan mo rin yung nililigawan mo nung umpisa mong tingin sa kanya. Lalo na sa mga simpleng babae dyan, sa mga probinsya na gano'n. So habang ako ay nagdi-discuss, unti-unti din ako mag-aayos sa sarili ko. Ayan ha, tapos nasabihin ko sa inyo kung paano. Alright? Okay, so umpisa mga boys, no? Mga boys, unang hakbang na gagawin mo, kailangan mo munang suyuin or kailangan mo munang ligawan yung family ng babaeng nagugustuhan mo. Alam mo kung bakit? Napakahalaga sa amin mga boys, napakahalaga sa amin mga babae yung aming pamilya. Kasi alam mo kung bakit? Hindi ka pa dumating sa buhay namin, andyan na sila. Mula nung bata pa kami, hanggang nag-edad kami ng 18, o ano mang edad ng babae nililigawan mo ngayon, pamilya namin ang kasama namin. Tapos bigla kang dumating. Diba? So malaking factor sa amin mga boys, yung kinukuha mo yung attention or may respeto ka sa aming family. Diba? At isa din yung malaking factor sa amin na maiisip namin kung gaano kahalaga sa'yo ang isang pamilya. Sabihin, kapag kinukuha mo yung loob ng pamilya namin, ibig sabihin, mapagpahalaga ka sa pamilya. Diba? Ganon ka rin ka, ganon ka din katerminado, or ganon ka rin, ganon mo rin nirerespeto yung magiging pamilya mo sa pagdating ng araw. Okay. So ngayon, alamin mo ngayon kung ano yung hilig ng aming pamilya, lalong-lalo na yung aming mga nanay, tatay, ganun. O, diba? Tapos, mga boys, gusto-gusto din namin yung lalaking manuyo. Diba? Yung hindi humihinto sa pagpanuyo, kasi kami mga babae, pakipot kami. Hindi, ibig sabihin na humindi kami sa umpisa mong pagsasabi, eh, hindi ka na namin gusto. Gusto namin yung lalaking matyaga, yung talagang naghahanap ng paraan para makuha yung attention namin, makuha yung loob namin. Ha? Okay, so, halimbawa, dapat, pag nangligaw ka, punta ka sa bahay ng magulang namin, tapos magdala ka ng kunting pasalubong na pwede mong gawin, pwede mong maibigay, diba, sa aming pamilya, na ikakatuwa ng aming pamilya na masasabi nila na kung gaano ka determinado, diba? So pwede yung halimbawa, mga delicacies, huwag yung masisira kagad mga boys, kasi kung yung mga pagkain padalhin mo na masisira kagad tapos tatanggihan ka ng magulang dahil di ka nga gusto, ay sayang, diba? Yung mga ano, yung pwede mo maitabi muna ba kung tatanggihan ka? Yan. Halimbawa, mga dried ba? Mga dried or mga... Basta, kung ano mga delicacies. Yan, pwede yan. Tapos, alamin mo rin kung ano yung gusto ng naming mga babae. Kung ano yung hilig niya. Pwede mong tanong-tanongin yung pamilya niya, kaibigan niya, mga relatives niya, kung anong gusto niya. Halimbawa, anong paborito niyang color? Ano yung paborito niyang gamit? Ganun, yung gusto niya. Yan. Tapos, kapag ka na, ano mo, yan, gets mo na, syempre, suyuin mo. Halimbawa, regalo-regalohan mo siya. Tapos, magtsatsaga ka talaga. Kahit lagi kang tinatanggihan. Alam mo mga boys, kahit gaano kaganda yung babae, gaano kasiksi, gaano kayaman,
at hindi ka kagwapuhan kahit simpleng buhay mo lang. Kumbaga, iniisip mong posibleng maging sa'yo ba? Makukuha mo yan pag ginagawa mo to. Kasi kami mga babae, mga boys, pakipot kami. Pero kung ikaw ay determinado, kung ikaw ay napaka seryoso, pinapakita mong seryoso ka at hindi ka humihinto sa panunuyo sa amin, marupok kami. Oo, mapapasagot mo kami. Sigurado ko sa'yo 100%. Okay? Yan. So, bigyan mo na ang mga paborito niya. Diba? Mga, tag dito, mga, for example, chocolates, or simpleng regalo, surprise, mga ganun, mga gusto-gusto namin. Yan, gusto-gusto namin yung mga babae. Tapos, kahit binabastid ka, huwag kang huminto kung gusto mo talaga siya. Alam mo kasi mga boys, pinapakita kasi dyan, kami kasi nanunukat kami ng kakayahan ng lalaki. Sinusukat namin kung gaano ka katyaga. Kasi kung matyaga ka, ibig sabihin, hindi ka basta-basta sumusuko sa buhay. Oo, kahit gaano kahirap ng pinagdaanan mo para lang makuha siya at hindi ka sumusurrender, ibig sabihin, ganun ka rin katyaga sa pamilya mo. Kapag naging kayo na, ganyan kami, sinusukat namin kayo, sinusukat namin yung kakayahan nyo. Eh ngayon, mihinto ka kaagad, gumib up ka kaagad, ibig sabihin, madali ka rin gumib up sa mga pagsubok sa buhay kung naging kayo na. O kaya ganyan kami, nanunukat kami ng kakayahan ng isang lalaki. Yan. So kapag nakita namin na talagang napaka ano mo, seryoso mo, at di ka sumusurrender, mayroon nga kahit umabot ng taon ng panliligaw mo, huwag kang sumurrender kung talagang gusto mo siya. Oo, kasi nanunukat lang kami. Pero alam mo mga boys, kapag ka hindi ka humihinto, magkakamit mo yung tagumpay. Oh, alam mo ba, parang ano lang yan eh, parang naghuhukay ka lang ng gold. Oh, diba? Naghuhukay ka ng gold, tapos basta alam mo may gold dyan. Naghuhukay ka ng naghuhukay, pero umabot ka na ng mga ilang taon ng paghuhukay, ilang araw, ilang buwan, hindi mo pa rin nakikita yung gold. Gumib up ka, but you're almost there. Yan. Malapit na sana, pero gumib up ka, bininta mo yung lupa. Ngayon, yung bumili ng lupa, nag-continue sa pagdig, sa paghukay, eh isang gano'n na lang niya, lumabas yung gold. Sumurinder ka eh, di sayang, di ba sayang, napunta sa iba yung, ano, yung kayamanan na gusto mo. So, ibig sabihin, yung gusto mong babae, sumurinder ka, tapos eh, yung babae na yun ay gusto na niyang magpamilya, pero sumurinder ka, tapos may ibang naligaw, eh dahil gusto niya niyang magpamilya, sinagot niya, hindi napunta sa iba. Napunta sa iba. Yan. So kami mga babae, mga boys, ano kami, nanunukat kami ng kakayahan niyo, kung gaano kayo katsaga, kung gaano kayo katatag. Yan. Tapos minsan, pagpakilig-kilig ka rin. Magbibigay ka rin minsan ng mga pagpakilig namin. Alam mo mga boys, gusto-gusto namin yung bibigyan kami ng love letter. Kahit simpleng love letter. Kahit yung pagbukas lang namin sa love letter, eh, sasabihin lang doon na, ang ganda mo. Kahit hindi namin siya kagandahan. O, diba? Kahit halimbawa minsan, sasabihin mo lang, ang ganda ng mata mo. Kahit kirat naman siya. May gano'n kasi mga boys, kumbaga, kung ano yung pangit sa kanya, maganda para sa'yo. So, ibig sabihin, may isip namin na pinahalagahan mo kami at kakaiba ka sa nakilala namin dahil kahit may pangit kami sa aming sarili, maganda para sa'yo. Kaya dyan nagpapakita kung gaano mo siya kagusto. Diba? So, nanunukot kami ng kakayahan nyo. Kung ikaw ba ay malaki at mahaba. malaki at mahaba ang pasensya mo. Yan. Alam mo kasi, hindi sinusukat dyan sa malaki o mahaba yung sayo. Basta, pinapakita mo yung kakayahan mo, yung performance mo. Dyan nagbabasi lahat. Kami mga babae, dyan kami nagbabasi lahat. Ha? Natandaan mo yan. Yan. So, pag nagawa mo yung mga bagay na yan, ibig sabihin,
talagang matyaga ka at makuha mo siya talaga. Mapapauo mo siya. Yan, kasi kami mga babae, mga boys, as you can see sa ginagawa ko, kapag may naliligaw sa amin, at gusto din namin, yan, at kahit umpisa hindi namin gusto, pero dahil ikaw ay nagtsatsaga, yan, para kaming bulaklak. Para kaming bulaklak na unti-unti mong dinidiligan araw-araw. Diba? Wow. Hindi mo naman ako nakikita. Diba? So, explain ko sa'yo kung ba't ko ginagawa to. Right? Okay. So, para kaming mga bulaklak na sa araw-araw mong pagdidilig ay unti-unti kaming nagbubloom. Diba? Wow. Unti-unti kaming namumulaklak at gumaganda. So, kung sa tingin mo, sa araw-araw mong pagdidiskarte sa kanya at sa araw-araw mong panliligaw sa kanya, may nakikita kang pagbabago. Nagulat ka na lang pagpunta mo kinabukasan ay bigla siyang nag-ayos at nagbihis. At unti-unting nagkakaroon ng kulay ang kanyang itsura. Unti-unting gumaganda ang kanyang personalidad. At unti-unting nagbago ang pananaw niya sa'yo. Ibig sabihin, gusto ka niya! Diba? So, unti-unti kami nagbubloom kapag ka ang lalaki ay gusto na namin. Diba? Kasi pinapakita namin sa'yo na gusto namin may mabago sa sarili namin mula nung dumating ka. Wow! Diba? So, unti-unti kaming nagbihes. Unti-unti kaming naglagay sa mukha upang medyo gumanda sa iyong paningin. Diyan nagpapakita na kami ay may gusto sa iyo. At kami ay naghihintay ng pagkakataon na kami ay tatanungin mo kung mahal ka ba namin. At doon mo makikita, doon mo maririnig ang isang napakalaking oo. Pero yung ay kung ikaw ay hindi sumusurrender. Kung baga sabi nga eh, kung ikaw ay may tiyaga, may nilaga. Kung ikaw ay may determinasyon, may mararating ka pagdating ng panahon. Oh, ganun kaming mga babae. Nanunukat kami ng iyong kakayahan at nanunukat kami kung gaano ka kaseryoso sa amin at kung gaano mo kami pinapahalagahan. Sana ay may natutunan ka sa videong ito at sana ay may apply mo ito sa iyong sarili doon sa babaeng nililigawan mo. Thank you sa inyong panonood. Maraming salamat, guys. God bless!